Kumusta mga boss idol? Andito nga tayo ngayon para pagkwentuhan natin ang balitang may connection nga daw si Kai Sotto sa Utah Jazz at ang balitang gugulatin ni Kawhi Leonard ang buong NBA. Pero bago natin yan simulan, introan muna natin to. Magandang araw mga boss idol. Una nga tayong dumako sa kupunan ng Los Angeles Clippers at si Kawhi Leonard. Sa ngayon nga ay official ng pasok sa play-in tournament ang Los Angeles Clippers na may daladalang 40 wins at 40 losses. Marami nga ang naniniwala na hindi nga daw ito papasok sa playoffs dahil na rin naman sa pagkawala ng kanilang dalawang superstar sa regular season na sina Paul George at Kawhi Leonard. Ngunit kahit man nga wala ang dalawang ito ay meron din ngang nag-step up dito na literal na binuhat ang Clippers. Heto nga ay si Reggie Jackson na nag-a-average ng 17 points, 3.6 rebounds at 4.8 assists per game. Tinulungan nga nito mismo ang Clippers upang makuha ang 40 panalo na ikinatuwa naman ng kanilang mga fans. Ngunit kung mapapansin natin, dito nga ay nawala nga talaga sa usaping championship contender ng prangkisang ito dahil na rin naman sa pagkawala ng kanilang best player na si Kawhi Leonard. Usap-usapan na nga dati pa na out for the season na nga daw ito, ngunit mukhang sa pagkakataon ngang ito ay gugulatin nga niya ang buong NBA sa kanyang pagbabalik. Para nga sa kaalaman ng lahat, off topic nga ngayon ang Clippers sa kampiyonato, meaning iniitsapwera nga ngayon ang kanilang prangkisa. Pero syempre, una nga ditong bumalik ang isa sa kanilang superstar na si Paul George at malamang sa malamang susunod nga dito si Kawhi na. Unti-unti na nga ngayong napapabalita na wala na nga daw limitasyon ang mga ginagawa nitong workout at pagsasanay. Base na rin naman nga sa balita, babalik nga daw ito sa pagsisimula mismo ng playoffs kung sakaling official lang matalo nila ang kanilang kalaban sa play-in tournament. Dumako naman tayo sa balitang meron na nga daw connection si Kai Sotto sa Utah Jazz. Pero ang tanong muna, paano kaya? Syempre marami rin ngang mga fans ang nagulat sa balitang ito. Alam naman nga natin at kilala na unti-unti na ngang nag-i-improve ang laro ni Kai Sotto. Ngunit sa tingin ko ay hindi pa ito sapat para makipagsabayan sa mga big man ng NBA. Pero syempre meron pa naman ngang natitirang buwan para magpalakas pang lalo at mag-ensayo. Naibalita na nga natin na lilipat na nga daw ito ng kupunan para upang mahasa na rin naman ang tunay na talento ni Kai Sotto. Base na rin naman nga sa balita, kung mapapansin nga natin ay meron ngang connection ang mismong team manager ng Adelaide 36ers sa mismong NBA team na Utah Jazz. Sa katunayan, dalawang player na nga ang naipasok ng 36ers sa NBA ay si Josh Giddey na na-draft bilang ika-6 overall pick ng Oklahoma City Thunder. Isa nga ito sa nagpapatunay na meron nga talagang connection at contact ang team manager ng Adelaide 36ers sa Utah Jazz. Pero syempre kahit man nga meron ganito, magdedepende pa rin nga sa ating pambato kung magpupursige itong mag-ensayo lalo at lumakas sa paraang alam niyang liyamado siya sa mga player na sabay na magpapadrop ngayong taon. So yun lamang mga boss idol, mag-subscribe, bigyan ng like ang ating video at please click nyo na rin ang notification button para updated kayo sa mga bago kong labas na video. That's a wrap, thanks for watching.